Okay, next. Find the base width and the height of a triangular spoil bank containing 76.5 cubic meters, but this is bank cubic meter. If the length is 9.14 meters, the soil's angle of repose is 37 degrees and its swell is 25 degrees. Okay, so bago natin ito sagutan, i-differentiate muna natin yung pinagkaiba ng bank material, loose material, tsaka compacted material. Okay? So, ganito lang yan. Kung halimbawa meron kang soil, kung natin soil surface, okay? So, kapag ka kumuha ka dito ng, ito, kunwari, kumuha ka lang dyan, kinuha mo, hinukay mo yan, no? So, ito yung ano, tinatawag natin na bank material. Ang ibig sabihin lang basically ng bank material is yung in-situ material or yung natural state niya nung nandun pa siya sa, nandun pa siya sa ground. Okay? Once na in-excavate mo yan, ba, in-excavate mo, ano? Okay, tapos nilagay mo kunwari dito. Ayan, nilagay mo dyan. No? Okay? So, ito ngayong soil na to will now be considered as loose material. Kasi ano na siya eh. Kumbaga, naging nabuhaghag na siya, di ba? Hinukay mo. So, ano na to? Loose material na to. Ayan, yun yung pinagkaiba nila, no? So, technically, yung volume netong bank material ay magkaiba dun sa volume ng loose material. Kasi, ano na eh, nagalaw na yung natural state niya eh. Kumbaga, yung dati niyang void ratio, nag-iba na, no? Nag-iba na. Kasi hinukay mo. Ngayon, dagdag ko na rin, although wala naman dito, kapag ginamit mo yan sa, ano, ito, pag ginamit mo, let's say, pang tambak, let's say, ano to eh, let's say, meron ditong pukay na kailangan mo tambakan. Okay, so let's say may hukay dito. Ayan. Okay, tapos kailangan mo to itambak. Okay, so let's say, syempre pag itatambak mo, ikaw compact mo yun, no? May compaction na mangyayari. So ngayon, itong nandito, ito ngayon yung compacted material. Or compacted soil. Ay again, iba rin yung volume nito kasi mas lumiit na siya, no? Volume ng compacted. Okay, so i-differentiate natin, ha. Usually ang ginagamit dito na ano na units is bank cubic meter. Yun yung ibig sabihin niyan. Dito naman is loose cubic meter. Dito naman is compacted cubic meter. Yun yung pinagkaiba nila. So magkakaiba sila ng ano nang kumbaga iisa lang na ang pinag-uusapan ay cubic meter pero magkakaiba sila ng ibig sabihin depende sa kung ano na yung state ng soil mo, no? So ganito lang ang relationship niyan, yung volume ng loose material ay equal sa volume ng bank times 1 plus yung percentage ng swell. Okay, kaya nga dito meron binigay eh, no, swell, no? Tapos, yung volume naman ng compacted material ay equal lang sa volume ng original, which is yung bank, times 1 minus the percentage of shrink or shrinkage. Okay, pero dito wala tayong ganun eh. Kumbaga, yan na yun. Kumbaga, yan lang yung conversion ng ano ng bank cubic meter into loose cubic meter. Ito naman yung conversion mula sa bank cubic meter to compacted cubic meter. Okay? So ngayon, ano pa pinag-uusapan dito? Pinag-uusapan kasi dito, meron tayong spoil bank. Ano ba ibig sabihin nun? So ibig sabihin nun ganito, pag sinabing spoil bank, ibig sabihin nakaano lang, nakatambak lang na soil. Kumbaga parang ganito siya. Parang ganito, no? Parang ganito. So bali in 3D, triangular daw kasi. So parang ganito siya. Ayan. So, nakatambak siya ng ganyan. Ulitin natin. Hindi ko kahit yung drawing.
Yeah. So nakatambak siya na guys. So yun yung soil natin nakatambak. So yun yung sinasabi na triangular daw, di ba? So dalawa lang naman to. It's either triangular or conical. Kagaya nito, conical. Pwede rin na conical yung pagkakatambak ng soil. Okay? So kapag triangular, binigyan na tayo ng angle of repose. Ano naman yan? So yun lang yung inclination nito. Or ito. Okay, so yun yung tinatawag na angle of repose. And of course, nakadepende yan sa type ng soil. No? Merong iba na kaya niyang mata ng steep na angle ng hindi nalalaglag. No? Depende yun sa material. Okay, ito rin, angle of repose. Kapag conical. Okay, pero ito tayo. So, binigyan na rin yung length. So, by the way, bago ako mag-proceed, so dapat naiintindihan natin na yung soil natin dito is loose. No? Loose yan. So, kailangan, itong binigay sa atin na bank cubic meter, i-convert muna natin sa loose cubic meter. No? So, ito lang yung formula. So, therefore, yung volume ng loose material ay equal sa 76.5 times 1 plus swell. So, 1 plus 0.25. Okay, and that gives us 76.5 times 125. So, that gives us 95.625. Okay, loose cubic meter. Ayan. So, yan ngayon yung volume ng ano natin, spoil bank. So, tinatanong niya, find the width and the height. So, palakihin ko lang yung cross-section. So, ang cross-section niya, triangular lang. So, ito yung angle of repose na 37 degrees. And, syempre, ito yung width. Tapos, ito yung height. Okay? Tapos, yung length nito, given naman, no, this is 9.14 meters. So lumalabas lang yung volume niyan ay equal sa area ng triangle, which is 1 half base times height times yung length na 9.14. Okay? Kaya lang, wala tayong masosolve kasi alam ko ito, 95.625 is equal to 1 half BH times 9.14. No? So, kailangan pa natin ng additional equation. So, yung additional equation, magagaling naman sa angle of repose. Ito. So, pansinin natin na ito ay B over 2. Kasi ito yung H. Tapos, meron silang relationship using the triangle using tangent function. So, tangent ng 37 ay equal lang sa H over B over 2. So, pwedeng isolve na lang natin dito yung H in terms of B. So, magiging ano lang, tangent of 37 over 2b. And then substitute natin dito. No? Pag substitute natin dyan, magiging 95.625 equals 1 half b times tangent ng 37 over 2b times yung 9.14. Okay, and from here, we should be able to calculate for b. Divide, oh, times 2 muna, times 2, divide 9.14, tapos divide tangent 37 over 2. Tapos naka b squared yan, kaya square root. So 7.45 yung b natin. 7.45 meters. Tapos yung h natin, makukompute na rin natin. Ito lang yun eh. Tapos yung sagot natin, times mo lang ng tangent 37 over 2. So that's 2.81. Okay, so those are the dimensions of our spoil pack. And that's letter E. Okay, and that's how you solve this problem. Thank you.